magandang umaga pong muli sa inyo lahat, Lynn Teres. At para pa sa ating topic, syempre, pag ako nakikita nyo, medical, di ba? Ayan, para pa sa ating topic ngayong umaga, elderly incontinence. Ayan. Kahapon, degenerative. Ngayon naman, elderly. Anyway, mga kasabahay, kasama natin ngayong umaga, once again, ang ating in-house urologist, ang ating in-house host, si Dr. Joseph Lee. At importante po yung pag-uusapan natin dahil hindi lang sinasabi ng marami nating mga kababayan, pero marami na po ang nakakaranas nito. Yung pong tinatawag na incontinence. Ano po ba ang incontinence, Doctor? Yan ang mga sakit na sinasabi na ng matatanda. Mm-hmm. O, hindi lang matatanda, no? Kasi maraming types ang incontinence, yeah, no? Mm-hmm. Kahit na sa bata, meron tayong sinasabi na stress incontinence. Okay? Mm-hmm. Pero pag sa elderly, usually kasi elderly ang nakakaranas ng incontinence. Mm-hmm. Parang tinatawag yan sa ating layman's term na ano, dripping. Teka. Parang tulo-tulo. Hindi mapigil. Oo, tagalogin muna natin kasi di ba incontinence lagi na nating naririnig. Pero para po dun sa mga first time pa lang na nakakarinig nito, ito yung parang hindi mo mapigilan, yes, yung pag-urinate mo. Okay. Hindi siya, kasi sabi mo nga merong different stages or different right kinds. Different types. Different ang ano types natin, ang pathophysiology kasi yan, Lynn, is mechanical. Ibig sabihin, walang control. So ano bang walang control dyan? Ibig sabihin, yung sphincter natin, wala nang control. Sige, ayan. Ito, very interesting. Itong ating mga pictures na meron para mas lalong maintindihan ng ating mga kasamahan. Ito yung mga different types ng incontinence, no? Umpisahin natin dito sa stress muna. Mm-hmm. Okay. Ito yung sinasabi mo, Doc, na pwedeng pati bata. Pwedeng yes, oo. Ito. Yung physiological. Kunyari, meron kang i-represent. Mm-mm. Hindi ka masyadong handa. Mm-mm. Oo, medyo may nainom ka. Mm-mm. Tapos, mas stress ka. Now, yung nerve impulse mo, mm-hmm, will trigger the bladder to stimulate o simulate na parang gusto mong umihi. Oo. So, okay, pag-present mo ngayon sa board, parang gusto mo. So parang lang yung butterfly in the stomach. Yes, pagka meron kang anxiety, parang kang masakit sa tiyan mo, at the same time parang nawiwiwi ka. Parang iba nawiwiwi talaga yung feeling ka, kasi pagka ganun eh. Kasi no? Meron tayong mga nerve po to. Now, okay, yung urge naman, ito yung kasi, nagsis-oversensitize ang bladder. Pag sinaya oversensitize yung bladder, mm-hmm, parang yung nerve stimulation mo, mm-hmm, ang dami-dami pinanggagalingan. Mm-hmm. Either may iba kang problem, mm-hmm, meron kang other pathological problem, mm-hmm, meron nagbabaray, mga pinag-usapan natin, bladder syndrome, mm-hmm, mga BPH, malaki ang prostate, mm-hmm, yung mga mild stroke patient, mm-hmm, pwede kang magka-urge. So, dito sila, yes, masyadong sensitive. Yes, okay, sensitive yung pantog. Usually, okay, kasi ito yung mga nararanasan niya, urge. Mm-hmm. Now, pag sa elderly, yan, ito na. Oo, hindi ako tumiting. Anong age elderly, Doc? Elderly, sige, 50 years old pataas. Wala pa naman 60 ako years dun. Old, wala ka pa naman. 1 year nakikita na lang. Mo ba? I-focus nyo. Ang payat na payat. Ayan na. Okay, pag sinabing ito, overflow, doctor, this is what happened. Okay. Now, maraming ihi o may natitirang ihi. Opo. Now, ngayon, ang problema, nagbabara dito, pati yung sphincter dito, hindi na naggumagana. So not only is the muscular portion, mm-hmm, may sabi natin may muscle lang pantog, mm-hmm, nagkakaroon ng this array, mm-hmm, in sensitization, mm-hmm, pati yung sphincter natin. Di ba sabi natin before yung mga previous lecture natin, may sphincter tayo. Yung yes, mga sphincter, yun yung nagkocontrol eh. Ito yung parang kumbaga sa gripo, parang rubber, yung goma. Okay. Okay. So pag maluwag ang goma, sira, pwedeng mag-drip so, tayo. So ibig sabihin, hindi kumot puno, nagdi-drip siya or lumalabas yung urinate. Nag-urinate ka. Pwedeng punong feeling mo o pwedeng nagdi-drip ka yung patak-patak. Okay. Oo, overflow. Ibig sabihin, maaring merong kang laman, pero tumutulok ang konti-konti. Hmm. Hindi mo na makontrol. Hindi mo makontrol. So ibig sabihin, puno ang pantog, mm-mm, merong problema ang sphincter mo, mm-mm, ang paglabas ng flow is patak-patak. Mm-mm. So minsan kasi pag patak-patak, wala ka ng laman eh. Pero ito may iba, may laman pa. May laman pa rin, pero pumapatak lang pumapatak. Mahirap yan, ano? Pero pwede rin natin sigurong mapakita, mga kasambahay, yung isang regular na itsura ng pantog, Doctor. Oh, kasi di ba ang pinaka-function ng pantog, di para siyang ganito? Reservoir siya. Reservoir. Yan. Okay. Doon natin iniipon lahat ng ihi, mm-mm, bago siya ilabas. Mm-mm.
So, di ba sabi natin, pag ang initial urge natin is 150 ml. Mm-mm. Okay, so yun, sense mo na parang gusto mong umihi pero pipigilan. Na pag umabot na tayo sa 350 to even 400, ayan, kailangan mo nang ihing-ihi ka na, no? Yun ang exceeding. Pag more than 500, eh, distended na masyado yung pantog natin. May iba nga hanggang 250. Pero pag mga overflow, mga urge, less than 150 ml, gusto na nilang lumabas. Okay. Masama ba yun, Doctor, pagka nakakaramdam na tayo ng mga parang gusto na lang nating mag-urinate palagi o mag-wee-wee? Oo, kasi maraming cost yan eh, no? Mm-hmm. Sinasabi natin ang cost ng incontinence, maaring may disease factor. You have infection, di ba? Yung mga infection na recurrent na hindi dumadating. Mm-hmm. Tapos, pag sa females, you have your atrophic vaginitis, yung infection. Atrophy na yung vaginal opening mo. Mm-hmm. Tapos, yung urethritis, pwede rin yun. Tapos, pwede rin yung mga pharmacological, mga gamot, mga opioids, mga anticholinergic. Minsan, inom ka ng inom ng gamot, yun palang pwede mag-cause din nun. Yes. Okay. Pwede rin yan yung mga iniinom na pang mga sasakit sa prostate, yung mga cholinergic drug, pwede mag-control. Parang hindi mo makontrol yung pag-ihi mo. Tapos meron tayo yung ambulatory. Yung less of the ambulatory kasi mga sedentary, di ba? Elderly, especially yung mga nasa health, yung daycare center, yung mga hindi na gumagalaw masyado, nakaupo na lang sa wheelchair. Pwede sila makaranas ng mga urge incontinence or mga other incontinence over Okay. Ito, Doc, meron tayo na naman larawan dito sa likod. Yeah. Ito this yung itsura ng pantog, no? Ito normal, ha? So, ito yung bladder mo. May layer-layer yan ng muscle dyan. Tapos may serosa. Andito yung sphincter natin. Ito yung daanan ng ihi, which is your urethra. Okay? So, pag hindi pa kailangan mag-wiwi, nakasara dapat siya. Yes. Pag hindi pa napupuno. Wala pang urge, hindi pa napupuno. No? Okay. Okay. What is different if you talk about overactive? Ibig sabihin, hindi pa masyadong dapat lumabas yung ihi. Ang bladder, nag-overreact. Parang sa atin, parang, di ba, pag tao, OA mo naman. O, palagi kang nasa banyo, di ba, parang ganon. Overacting. So yung nag-overacting ngayon yung bladder. Pag nag-overacting ngayon yung bladder, yes, pati yung sphincter mo, hindi niya alam kung anong gagawin. Sasara ba siya? Bubukas o magbubukas? Ngayon, lalabas ngayon ng ihi. Which, sometimes, not knowing na lumalabas na. Ngayon, hindi mo alam na may lumalabas na pala, may tumutulo. That's why, pag elderly, we advise them sometimes to be on diapers. Okay. Pag-aaralan natin yung pangangalaga dun sa mga elderlies. Pero may katanungan kasi ako, sinasabi nila doctor na pagka daw yung isang babae, marami nang naging anak. Or, you know, palagi nanganganak, ay isa sa mga nagiging problema nila yan, pagkakaroon ng incontinence. Yes. So, hindi makontrol yung kanilang pag-wiwi. Yes. That is a yes. Bakit? Why? Kasi, lalo na yung mga panganganak na difficult, big babies, di ba? Yung pag-labor, yung supposed to be cesarean section or C-section. Pinilit na magano. Okay naman yun, mag-normal. So, the force that is exerted to the urethral sphincter and the pressure will cause damage later on in life. No? So, yung sphincter mo baka luluwag. Tandaan mo, muscle yan. No? So, luluwag rin yan. Pag hindi ang tendency niya, Doc, hindi na pwedeng bumalik ulit? Hindi na pwedeng mabalit unless na meron tayong mga surgical procedure na ginagawa. No? Ginagawa natin, kasi madali lang naman eh, they use Botox, botulinum, to inject to the sphincter. Talaga? Oo. So, hindi lang Botox sa face, ha? Ginagamit rin doon. Para makontrol mo yung Para, di ba, para mag-stiffen, maging rigid yung sphincter mo. So, titigas siya. No function. Then, sometimes, they inject collagen. Okay? Other Asian countries, they inject collagen. Okay? So, what you use in the face, sometimes, you can use it to the sphincter. Okay? Now, yung pinaka-common na ginagawa, yung colposuspension, sinasabi. Yung surgical. You lift it with sutures. Mm-hmm. Yung sphincter mo dyan, yung muscle mo. You lift it down up to your pelvis. Mm-hmm. No? Parang hinang mo lang siya.
Nai-imagine mo yung hanger mo ng clothes mo, ililift mo lang para umangat lang siya, mm-hmm, ganun. Mm-hmm. So, ihahang mo, i-anchor mo lang siya. Yes. Para hindi siya bumaba, hindi okay siya lumaylay. Kasi pag lumalaylay na yon, then you get to incontinence. Oh, oh. Okay. Prolapse, uterine prolapse, sinasabi mo din, mm-hmm, nabanggit na rin natin. Prolapse ng mattress natin, mm-hmm, sa panganganak rin, no? Mm-hmm. Can cause incontinence. May mga exercises ba, doctor, na pwedeng gawin para makatulong na mabawasan yung incontinence ng mga elderlies? Oh, they require you to do pelvic exercise, okay, mga urethral exercise. Mm-hmm. May iba kasi minomonitor yung pressure. Mm-hmm. You go for urodynamic flow para yung pressure. You have your stress test exercise for your sphincters. May mga ganon. Mm-hmm. So, para makontrol lang. Pero these are transitory. Minsan sinasamahan natin ng mga gamot, mga anticholinergic. Mm-hmm. Pero pag malala na yung condition, talagang dapat kasi minsan surgical na. So, may grading din palagi 1, 2, 3. Mm-hmm. Pagka talagang grabe na, that's when you go surgical. Yeah. Tingnan mo rin kung anong type. Pag ano ba siya, stress, mm-hmm, mixed type? Kasi usually sa ating kasi overflow eh. Uh-oh. O yung overactive bladder. Mm-hmm. Pag overactive, meron naman tayong mga gamot na binibigay. Okay. Ayan po mga kasambahay, very interesting topic pero kulang ang ating oras. Pwede niyo pong tawagan si Dr. Joseph Lee sa Stone Center ng, yes, Fatima. No? Ano pong number doon? Ah, siyempre, hindi ko namang ano. Punta na lang po kayo sa Fatima. Elder, sabi na, taray. Kasi may secretary siya for that. Okay? Thank you. Puntahan niyo na lang po. Puntahan niyo na lang si Dr. Joseph Lee po sa Stone Center. Of course, ng Fatima University Medical Center. Okay? Salamat. Yan muna pang ating usapang pangkalusugan. Back to you, Attorney Reggie.